Pacquiao says his return to the ring will provide homes for 80 families in need. Oo, tama mga kaibigan ang iyong narinig. Ang pagkakapanalo pala ni Senator Manny Pacquiao kay DKU sa isang exhibition fight na naganap sa Korea ay 100% mapupunta sa charity, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mga Pilipino. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, at kaano kalaki ang maiuuwi ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang napanalunan sa kanyang fight kay DKU sa Korea. Atin itong laliman na pag-usapan, mga kaibigan. At ito nga, mga kaibigan, kakatapos lamang ng laban ni Senator Manny Pacquiao laban sa mixed martial artist at sikat na boksingero na si DKU ng South Korea. At may panalo nga ni Senator Manny Pacquiao via unanimous decision sa 6 rounds ng laban na ito. Ngunit bago ang lahat, atin munang kilalanin kung sino nga ba si DKU. Si Dr. Yu or DKU ay naipanganak sa Seoul, South Korea noong April 17, 1979. Siya ay 42 years old. Noong 2021 ay nag-umpisang mag-aral ng karate nung siya pa ay bata pa lang. Gustong gusto talaga ni DKU na mag-train ng mga tao na mag-karate. Siya ay isang very successful na coach at isa sa mga pinakamagaling na coach ng karate sa buong mundo. Siya ay kilala hindi lamang sa South Korea kundi maging sa United States dahil ang kanyang mga magulang ay mahilig rin talaga sa sports na karate. Kilala si DKU bilang isang boxer na nagtuturo ngayon ng martial arts sa mahigit 6 na taon na. Nakilala si DKU din sa isang fight niya against Brad Scott na kung saan ito ay na pay-per-view. Ika pa dito, during a match with Brad Scott on pay-per-view fight on December 4, 2021, DKU rose to fame, especially on Instagram and YouTube. He has a lot of followers when he has a huge following. At balik na tayo sa laban ni Manny Pacquiao at DKU. Makikita natin na halos nag-warm up lang ang ating pambato na si Senator Pacman laban kay DKU. At ika nga nila, dapat daw si Coach Buboy ang nakilaban at hindi si Senator Manny Pacquiao. Pero joke lang naman yun, mga kaibigan. Makikita natin sa laban ang respeto ng dalawang boxer sa ring at napaka-professional talaga ng kanilang performance. Ngunit medyo malala lang ang tinamo ni DKU dahil sa mabibigat na mga kamao ni Senator Manny Pacquiao na lumapag sa mukha ni DKU. Natapos nga ang labanan na halos ma-TKO si DKU kung meron lang sana mas mahabang oras. At sinasabi nga nila sa kanilang labanan kung 12 rounds lang daw yun ay walang kaduda-dudang matutulog talaga si DKU sa lakas ng kamao ni Senator Manny Pacquiao na kahit na 43 years old na ito. Ngunit sa lakas ng kamao ni Senator Manny Pacquiao ay ito naman ang lambot ng kanyang puso. Dahil si Senator Manny Pacquiao kanyang ipinangako na sa kanyang pagbalik sa Pilipinas ay ibibigay niya sa charity 100% ang kanyang napanalunan. Ang iba dito ay para sa pagpapatayo ng mga bahay para sa ating mga kababayan na 80 families ang mabibigyan nito. At hindi lamang yan, mga kaibigan, ang ibang mga napanalunan ni Senator Manny Pacquiao ay mapupunta sa pagtulong sa bansang Ukraine dahil likas talaga sa ating pambansang kamao ang tumulong sa kapwa hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa. At sa mga hindi nakakaalam at nakakakilala kay Senator Manny na kahit bago pa man mag-eleksyon at pagkatapos ng eleksyon ay namimigay talaga ng pera itong si Senator Manny Pacquiao sa mga lugar na napupuntahan niya dito sa Pilipinas. At ang hindi natin alam at ng mga nakakarami nating mga kababayan na hobby talaga ni Senator Manny Pacquiao ang mabigay ng pera. Dahil ika pa sa interview, dito niya raw nararamdaman ang saya pag siya ay namimigay. At nararamdaman niya ang kaligayahan hindi may kukumpara ng kahit anumang material na bagay. At kung ating susumain, mga kaibigan, kung magkano nga ba ang naiuwi ni Senator Manny Pacquiao na pananalapi, ay siguradong sa pay-per-view pa lang ay kumita na ito ng ilang mga milyong mga piso. Ngunit ang isang katanungan din, mga kaibigan, ano ang susunod para sa ating pambansang kamao? Lalaban kaya ito sa isang professional fight ulit na kahit na inilathala niya sa mundo ang kanyang retirement pagkatapos niya matalo by unanimous decision kay Ugas ayon sa isang interview kay Senator Manny Pacquiao bago ang laban niya kay DKU? Bukas daw ito sa posibilidad na si Manny Pacquiao na siya raw ay makakabalik sa isang professional fight. Ika pa dito,
Boxing legend Manny Pacquiao announces end of retirement to challenge Terence Crawford and Errol Spence Jr. Ika pa dito, the boxing legend came up short by unanimous decision. Following the defeat, Pacquiao announced his intentions to retire. Not too long after, the 43-year-old revealed his plans to run for president of the Philippines. The longtime senator wound up gathering just 6.81% of the national vote in May, coming in third place. Currently, Manny Pacquiao is set to face DKU this weekend in an exhibition matchup. However, in a recent interview with Fight Hype, the former champion revealed he's eager to get out of retirement. Along with that, he has a couple of names in mind. Ideally, the boxing legend would face Terence Crawford or Errol Spence Jr. Next, both men are at the top of 147 pounds and Pacquiao would like to face either one in his comeback fight. Ika pa ni Manny Pacquiao, I'm eager to fight with them because I want to test them, see if they're really a champion, stated Pacquiao to Fight Hype. I've been fighting a lot of boxers at 147, 140, 135. I've been fighting all of the greatest boxers in the world, so I want to test them. He continued, yeah, I'm surprised Crawford and Spence Jr. haven't fought yet. I don't know the reason, but I'm still here. Even though I was retired for more than a year, I keep on working and playing basketball. Work out almost every day. Ito pa ang sabi ni Senator Manny Pacquiao. Tunay nga mga kaibigan, hindi may pagkakaila na kahit balibalik tarin natin ay napakaraming karangalan talaga ang naiuwi ng ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao dito sa Pilipinas. Nakilala ang Pilipinas dahil sa husay ng ating pambansang kamao. At hindi lamang yan, nakitaan natin siya ng isang pag-uugaling, talaga namang may pagmamalaking ugali ng isang tunay na Pilipino at isang tunay na Kristiyano. Deuteronomy 15 verse 11, there will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. Tunay nga mga kaibigan na binabanggit dito na kailanmay hindi tayo mawawalan ng mga kababayang nangangailangan talaga. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na maging bukas palad nawa ang ating mga kamay na tumulong sa ating kapwa. Katulad ni Senator Manny Pacquiao na isa siyang halimbawa ng pagtulong sa ating kapwa. Ayaw mo man sa kanya o gusto mo man sa kanya ay hindi may pagkakailang. Ang pagtulong sa kapwa ay ito ang pinakamaligayang gawain ng isang Pilipino at isa sa mga pinakamarangal na pagpuportray ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, maging bukas palad nawa ang ating mga kamay na tumulong sa ating kapwa, hindi lamang sa pananalapi kundi sa anumang kakayahan na pwede nating itulong para sa ating kapwa. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.